Hello, so yung video ngayon, mabilis unboxing tsaka pag-test ng controller na third party na controller for PS4. Nung isang araw kasi nasira yung controller ko sa PS4. Nung last na ginamit ko siya, naglalaro ng Genshin Impact, tapos naiwan, sa PC account yun eh. Naiwan ko na-plug yung USB cord, tapos iniwan ko dito sa table. Pagbalik ko, hindi na siya nagana. Tapos nung nahawakan ko yung controller, medyo mainit yung likod niya. So yun. Ang ginawa ko lang, umorder ako ng replacement parts sa Shopee. Kaya lang matagal pang darating. E kanina duman sa may SM. Kaya nagtingin muna kami ng temporary na replacement controller na third party. At ito yung available dun. Ayan. Scorpion yung brand. Yata, ay hindi. Ano ba to? MARVO? Hindi kasi familiar sa brand, kaya lang kasi ito lang yung compatible sa PS4 na controller dun. Yun lang, konti yung selection kasi dun. Nag-check kami sa iba't ibang store. At ito lang yung meron. So, ayan, titest ngayon kung nagana. Sabi yung pambukas ko. Gaya natin yung seal. So, yung nasa store, hindi siya na-test kasi wala naman daw PS4 unit dun. Pero meron naman daw 7 days replacement or warranty. Basta daw huwag itapon yung packaging. At pwede ibalik dun kung di nagana. Pero sana naman nagana. Kasi naman nakarang araw nung simula na sira yung controller ko sa PS4. Hiniram ko lagi yung kay Eka pag mag-Genshin Impact ako sa PS4. Pag sa PC naman, ayun, siguro after 2 days yata, nasanay na ako sa mouse and keyboard ang gamit. So ito yung laman niya, merong sticker pa na free. Yung manual niya. Tapos, yung USB cord. Ito na yung mismong controller. Yung texture niya sa likod, hindi katulad ng sa PS4. Di ba sa PS4 medyo may texture doon na parang magaspang, kaya okay yung grip. Ito medyo makinis, pero parang medyo may konting mag-groove dito. Or ano, parang shape ng fingers para kahit paano hindi dudulas yung kamay niyo. Buttons. Okay naman, di naman cheap yung material na ginamit. Pero hindi rin sobrang high-end. Pero ang importante, dapat nagana siya sa PS4. Kaya te-test na natin. Gamitin ko lang yung cord na kasama. Pero temporary lang. Katry ko rin kung gagana yung original na cord ko. Medyo maiksi yung cord na kasama itong controller. Kaya nakalapit ako sa ano, sa PlayStation at sa monitor. Hintayin ko lang mag-load yung isang PS4 at ang pipindutin ito. And so, testing. Siya nade-detect so far sa ngayon. Susubukan ko yung cord ng PS4 kung gagana. Sinubukan kong i-plug na mabuti yung USB cord para malog yata kanina. Ayun, gumagana. Gumana na? Ayan, so hindi, malog yata kasi sinubukan kong i-din yung ano, USB cord para maluwag. Parang wala naman. Kasi nag-charge. At ayun. At ito pa. Follow-up update sa Red Dragon na speakers. Ito yung hindi ko gusto sa feature nila. Yung switch. Medyo madulas.
alam niyo yun, pagka naglalaro kayo, minsan pinapawis na kamay niyo. Pag i-off or yun yung speakers, medyo mahirap dumudulas yung kamay. Okay, sana kung may konting texture para may kakapitan yung kamay, daliri. So yun. Meron tayo ulit controller for PS4. At may order din kami Tic Tac pala darating. Isa-check natin kung ano yung mas maganda. So magkaroon na tayo comparison video nung dalawang controllers for PS4 na third party. Tatapos nga dito yung video. Kung kailangan nyo ng emergency replacement sa PS4 controller, okay naman to. So far, okay. Kabukas ko pa lang eh. Hindi pa na-test na mabuti ka. Ano, hindi pa full review to. Hindi talaga full review. First impressions lang. So far, nagana naman yung buttons. Walang delay. Maiksi lang yung USB cord, pero baka pwedeng gamitin yung default nyong cord habang cha-charge. Ayan. Tagal na. Ayan. Ayan, ito yung gamit ko ngayon. Controller. Kasi kanina nga pa nag-event official. So, naghahanta ko ng meteor shards, meteorite shards. At ayan, okay naman so far. Yung location nga lang ng buttons, ba manibago kayo dahil nasa baba. Ano yun pa rin naman, nagana. Nalapit na mag-Air 46. Lagay kayo yung UID ko mamaya kung hindi kita, kung gusto yung i-add. Yan, so far yun yung first impressions dito sa GT-64 PS4 wireless gamepad by MARVO or Scorpion. Hindi ko alam kung anong brand siya. Scorpion siguro. Yun yung packaging. Sige, hanggang sa susunod na video. Kung nagustuhan nyo, hit like and subscribe. At kung gusto nyo updated kayo lagi sa uploads namin, ring nyo na rin yung bell icon. Salamat sa panonood. Bye bye. Pahabo lang pala. Nalimutan ko pakita. Ito yung ano, characters ngayon dun sa account ko. Nagpasaman kasi ko kay Eka ng ano, yung sa Wish, yung 10 pool. And ako si Child. Tapos hindi lang si Child, kasabay pa si Ningguang. Tapos nagkaroon ng constellation 1 si Beidou. Sabay-sabay sila sa 10 pool. Unang 10 pool sa Child banner. Ayan. Yun lang.